Hello, hello mga ka-nurse. So, nandito na naman po tayo para magtalakay ng paksang pangkalusugan. This time po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa dengue fever. Disclaimer lamang po, lahat ng pagbabahagi sa video na ito ay base lamang sa aking kaalaman, natutunan at sariling karanasan bilang isang nurse. Mangyaring kumonsulta sa isang doktor para sa pangangalagang medical. Ano ang dengue fever? Ang dengue ay isang viral infection na kumakalat galing sa mga lamok. Ito ay laganap sa maraming bahagi ng mundo, tulad ng Timog Silangang Asya, ang Caribbean, ang subcontinent ng India, Timog at Gitnang Amerika, Africa, ang mga isla ng Pasipiko at Australia. So hindi lang po siya sa Pilipinas, pang-international pa. So kung makikita niyo po dito, ito pong white ay mga free. Ibig sabihin yung lang risk, hindi yun risky area. Yellow for the low risky area, middle at high, ito naman yung medyo reddish na. Kaya kung mapapansin ninyo, itong bansang Pilipinas natin na ito ay nasa high. Ibig sabihin, high risk area tayo kung saan kaya naman nagkakaroon tayo ng madaming cases ng dengue fever. Ang impeksyon ay karaniwang banayad. Lumilipas pagkatapos ng mahigit kumulang isang linggo. Yes, for one week. Nang hindi nagdudulot ng anumang pangmatagalang problema. Sa mga bihirang kaso, maaari itong maging napakaseryoso at potensyal na magbabanta sa buhay. Walang particular na gamot o malawakang magagamit na bakuna para sa dengue. Mahalagang iwasang makagat ng lamok kapag bumibisita sa isang lugar kung saan natagpuan ang infeksyon. Ang dengue ay kumakalat sa pamamagitan ng mga infected na lamok, kadalasan itong Aedes aegypti at Aedes albopictus varieties. Ang mga lamok na ito ay kumakagat sa araw, karaniwan ng maaga sa umaga o sa unang bahagi ng gabi bago magtakip silim. Madalas silang matatagpuan malapit sa mga stagnant water at sa mga build-up na lugar, yung merong balon, mga tangke, okay, na merong imbakan ng tubig o mga lumang gulong, yan, mga naimbak na balde sa mga masusukal na area, pati na rin sa mga flower vases, saka dito sa mga areas na nandito kung saan naiipon ang mga tubig na hindi napapalitan. Ang dengue ay hindi kumakalat mula sa tao patungo sa tao. Opo, hindi ito natatransfer o nakakahawa kung ang tao ay infected at may isang tao, hindi niya ito maipapasa. Kasi ang uninfected na Aedes aegypti pagka kumagat sa isang dengue-infected na person, siya ay magiging Aedes aegypti mosquito, infected na siya ng dengue. At kapag ka siya ay kumagat sa tao na nandoon, infected mosquito transmits dengue virus to other humans. So meron pong vector na tinatawag, ito po yung lamok. Kung wala pong lamok, hindi po ito matitransfer from tao to tao. May apat na uri ng dengue virus. Maaari mo itong makuhang muli kung naranasan mo na ito noon dahil magiging immune ka sa isa lang na virus. Kasi nga, apat ang dengue virus. Kaya kung nagkaroon ka na minsan ng dengue, pwede ka pa ulit magkaroon ng tatlo pang dengue. Kasi nga, apat yung dengue virus na posibleng maka-infect sa tao. So kung nagkaroon ka ng dengue virus 1, na immune ka na doon, hindi ka na magkakaroon ng dengue virus 1 ulit. Pero pwede kang magkaroon ng dengue virus 2, 3, and 4. Ano ang mga simptomas? Ang dengue ay nagdudulot ng mga simptomas tulad ng trangkaso na tumatagal 2 hanggang 7 araw. Karaniwang nangyayari ang dengue fever pagkatapos ng incubation period na 4 hanggang 10 araw pagkatapos makagat ng infected na lamok. Ang mataas na lagnat 40 degrees centigrade o 104 degree Fahrenheit ay kadalasang sinasamahan ng hindi bababa sa 2 sa mga sumusunod na simptomas. So watch out natin kung ano yung mga simptomas na ito. Matinding sakit ng ulo, masakit sa bandang likod ng mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Pagduduwal, pagsusuka, rashes.
Sa bihirang kaso, maaaring maging malubhang dengue ang critical na yugto ay nagaganap sa paligid ng 3 hanggang 7 araw pagkatapos ang unang senyales ng sakit. Tapos, paano kung bumaba na ang temperatura, low body temperature? Hindi ito nangangahulugan na ang tao ay kinakailangang gumaling or siya ay paggaling na galing na. Sa kabilang banda, kailangang bigyan ng espesyal na atensyon ang mga babalang ito dahil maaari itong humantong sa matinding dengue. Ito yung wina-watch out for, yung pagkatapos na wala na siyang fever, yung wala na siyang lagnat. Bakit? Posible silang magkaroon ng severe dengue. So, dapat i-watch out ninyo ang mga sintomas ng severe dengue. 1. Matinding pananakit ng tiyan. 2. Patuloy na pagsusuka. 3. Dumudugo na ang kanilang gilagid. 4. Nagsusuka ng dugo. 5. Mabilis na paghinga. 6. Pagkapagod or pagkabalisa. 7. Liver enlargement. Or 8. Dugo sa suka o sa dumi. Ito yung kailangan ninyong bigyang pansin at obserbahan sa pasyente na posibleng merong severe dengue. At ito ay karaniwan na nangyayari kapag ka bumababa na ang body temperature ng pasyente. Kapag hinihinalang malubhang dengue, ang tao ay dapat isugod sa emergency room o sa pinakamalapit na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Dahil ito ay nagdudulot ng pagtaas ng plasma at matinding pagdurugo at malubhang kapansanan sa organ. So, pupwede silang magkaroon ng hepatomegaly at saka magkaroon ng circulatory problems. Tara, pag-usapan naman natin ang paggamot. Ano ang posible nating gawin sa mga pasyenteng may dengue fever? Actually, walang lunas o particular na paggamot para sa dengue. Mapapawi mo lamang ang mga simptomas hanggang sa mawala ang infeksyon. So, tinatawag natin itong symptomatic treatment. Dahil kung ano ang symptoms, yun ang gagamutin natin. Karaniwang maaari mong alagaan ang iyong sarili sa bahay. So, ang maaaring makatulong ang mga sumusunod kung ito ay gagawin mo. Uminom ng paracetamol para maibsan ng pananakit at lagnat. Pero huwag uminom ng aspirin or ibuprofen dahil maaaring magdulot ito ng mga problema sa pagdurugo sa mga taong may dengue. Next, uminom ng maraming likido upang maiwasan ang dehydration. Drink plenty of water. Magpahinga, bed rest, at kumain ng masusustansyang pagkain. Maaaring makatulong ang mga sumusunod. Dapat kang magsimulang bumuti pagkatapos nang humigit kumulang 1 linggo. Maaaring ilang linggo pa bago mo maramdaman na muli ang iyong more normal na sarili. Then, kumuha ng medical na payo kung hindi bumubuti ang iyong sintomas. Paano mapipigilan ang dengue? Actually, ang dengue month sa Pilipinas ay during June or Hunyo. Ito ang dengue out na sinasabi nilang programa ng Department of Health. Mag 4S contra dengue. Ano yung 4S? Unang S, suyurin at sirain ang mga pinagmumula ng mga lamok. Pangalawa, sumangguni agad sa pinakamalapit na paggamutan kung kinakailangan. Pangatlo, sarili ay proteksyonan laban sa lamok. Sumuporta sa pagpapausok kapag may banta ng outbreak. So yan po ang 4S contra dengue. So next, ang pag-iingat ay dapat simulan sa tahanan. So, alisin ang mga posibleng pamumugaran ng lamok gaya ng paso na wala namang laman, mga lumang gulong, bote at iba pang lalagyan kung saan maaaring maipon ang tubig. Takpan ang lahat ng mga lalagyanan ng tubig sa bahay para matiyak na hindi makakapasok at makakapangitlog ang mga lamok sa mga ito. Iwasan ding magtambak at magkalat ng basura sa pamamagitan ng pagtapon nito gamit ang sisidlang plastic na maaaring itali o kaya ay sa mga basurang may takip. Tiyaking malinis at walang bara ang mga daluyan ng tubig upang hindi ito maipon ang tubig. Then gumamit kayo ng kulambo o iba pang mga insecticide treatment screen upang maiwasan na makagat ng lamok. Kung maraming lamok sa paligid, maaaring magsuot ng damit na mahaba, ang manggas, pantalon at sombrero.
and then gumamit kayo ng mga produktong pangpatay o pangtaboy ng lamok na rekomendado ng mga otoridad sa kalusugan at ibahagi ang impormasyong ito. So mga ka-nurse, hanggang dito na lang po ang ating talakayan at pagbibigay impormasyon. Sana po ay manatutunan kayo sa ating dengue fever, kung paano po ito maiiwasan, ano ang posible nating gawin, saan ito nagmumula. Salamat mga ka-nurse sa inyong patuloy na suporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe to my channel, like this video, hit the notification bell para updated kayo sa susunod nating mga video. And please, if this helped you, please don't forget to share para maitulong or makatulong din tayo sa iba. Maraming salamat mga ka-nurse. Hanggang sa muli. Bye!